obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again. Not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Sabay-sabay. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Let's pray, Lord. Nasalang po, Lord, sa inyong mga salita again sa last Thursday ng aming taon. Nagkaloob niyo, Panginoon. We pray na, as usual, Panginoon, kayo gagabay niyo po ang inyong lingkod, ang bawat isa. Maintindihan po namin ang mensahe ngayong hapon sa napaka-importante, Lord, nito. Dito nakikita na namin kung bakit sinabi last time na maging accept ang katotohanan at nauna, Panginoon, ang mga pastor sa mga qualification ng pastor, Panginoon, bakit sinabi ito, Lord, mataas ang pamantayan nyo. And then last time din po, Panginoon, mga tao, Panginoon, mga mananampalataya, ay mataas din ang expectation nyo. Yung pala, Panginoon, ay gusto nyo po kami po ay maging mga manggagawa niyo, Panginoon. Bibigay po rin kami sa inyo, Panginoon. Lalo magtatrabaho, maglilingkod sa inyo, Panginoon. So, makita namin ngayon yan. At at the end of this year, looking forward next year and to many more years, Panginoon, kami maglilingkod, Panginoon, sa inyo ng with zealousness, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kaya malulati magin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang hapon po sa lahat. Afternoon. Title po natin ngayon, ito, simple lang, Zealous of Good Works. Okay, so nandito tayo sa Titus 2b. Sulitin ko lang po last time, no? Mayroon tayong unang-unang part, Acknowledging of the Truth. Okay, so hindi yung bago sa Bible, sa mga epistles. Pero nag-focus tayo dyan kasi kailangan bago kahit sa ating mga mananampalataya. May mga katotohanan na kailangan mong tanggapin. Pag hindi, hindi ka makakausad. Amen? Amen. Ano yung mahirap na tanggapin? Minsan, depende sa inyo kasi. Maraming pagkakaiba minsan, mga kabataan. Ano yung mahirap sa inyo? Depende ko, paano kayo lumaki, no? Nabanggit nga lang last week lang. At lagi nababanggit yung palda lang, di ba? So, pag ikaw hindi ka nasanay dyan, para sa iyo, parang kakaiba sa iyo yan, di ba? So, ang hirap tanggapin. So, hindi ka makaka-move on sa maraming bagay. So, kailangan tanggapin. So, madami. Yung pag-church lang, di ba? Hindi ka nasanay mag-church. Para sa iyo, yung bago yan. Para sa iyo, napakalaking kalabisan yan. Pag ikaw ay mag-church, lagi. Expected ka lagi sa church. So, pero pag natanggap mo na yan, as truth, nakautosan ng Diyos at sinasabing makakabuti sa iyo, totoo naman. So, saka ka lang makakausad. At marami pang iba, okay? Maraming bagay po na, yan. And then, yung last, second to the last, I mean, sorry. Yung second part ng chapter 1 is yung holding fast the faithful word. So, dyan nag-focus yung mga, ano nga ng mga pasto, no? Requirements, or, yeah, requirements. Kung ano dapat meron sa pasto. So, nag-focus tayo sa faithful word kasi nga, marami ngayong pasto-pasto na mayroong mga sinusunod, tinuturong tama, pero hindi na ganun ka-faithful. Alam niyo yung faithful, di ba? Ibig sabihin, dapat tapat ka, hindi ka. Alam niyo yung madalas gamitin yung faithful minsan sa mag-asawa, di ba? So for example, una, hindi mo naman iniwanan yung asawa mo, pero sumasideline ka. Alam niyo ba yun? Ibig sabihin na, nang gawin ha, pero nangyayari yun eh. Ibig sabihin, tumitingin ka pa sa iba. Amen? Yung iba, hindi lang tingin eh. Talagang sideline. May mga ganun, unfortunately. So, pag sa salita ng Diyos, faithful ka, ibig sabihin, talagang kung ano sinabi, dun ka. Hindi yung sa sideline ka rin. O yung iba naman, ang ginagawa ng pastor is, tawag dyan, medyo hindi tinuturo, iniwasan, yan. O kaya, hindi ganun ka-strict. Samantalang, kaya hindi ka rin faithful pag ganun, ibig sabihin. Amen?
So dapat yung pastor ay faithful sa salita ng Diyos. Okay, ibig sabihin, kung sinabi ng Diyos inyo, huwag mong dadagdagan, babawasan. Obviously, yung church susunod doon sa yung leadership ng church. Okay? And then last week, title po nun, A Pattern of Good Works That Cannot Be Condemned. Napakaganda, no? So, sabihin, nag-upisa sa pasto, pero lahat naman na palataya, dapat may sinusunod tayong pattern, okay? At yun ay magagandang gawa. Sabihin, pag nakita mo na, parang last week na naman, kaya Christmas, kaya laging ano yan eh. Hindi sa, ayoko din iwasan kasi talaga natataon. So, I believe, kailan lang nagpa-survey ako doon sa isang grupo namin. Salamat na paunlakan. Sabi sa inyo, mga post mo, di mapaunlakan, di ba? Di approve. So, ako ay nag pa-survey. Yung kondong kayo. So, daming bumoto. So, ang tanong ko lang is, Baptist lang yan, Baptist group. So, nag-celebrate ba kayo ng Christmas? Kasi pag tinignan mo sa Encyclopedia, ang Baptist, hindi talaga siya kilala nag-celebrate ng Christmas. Pero sa panahon natin ngayon, kaya nagpa-survey ako, halos doble, parang 60% ng Baptist nag-celebrate na. At least doon sa survey na yun. Okay? So at least may natutunan tayo, marami pa rin hindi. Okay? Pero marami na rin. Marami nang oo, nag-celebrate. So kasi nga, depende sa pagka-tinuro, paano sila pinalaki, at etc. Ba't nabanggit yun? Kasi nga, kung sinabing pattern of good works, pag may ginagawa tayong tama, susundan niya ng mga kung sino yung under our influence. Either ang anak natin, church, di ba? Pag umpisa nag-compromise, balit na compromise sa umpisa, susunod yan. Pag hindi mo naintindihan, lalo pastor ka, hindi mo nakita na may somewhere along the way, matay ka na, pero dahil may ginawa kang decision, may policy kang binuo o inalaw, apektado po yan yung mga under your influence supposedly. Okay, kahit patay ka na. So, kaya dapat tayong mga mananampalataya, yung last week, yung ating pattern of good works, that cannot be condemned. So, sobrang, or hindi sobrang, pero ang ganda nung iyong ginagawa, hindi siya makakondem. Alam nyo yung condemn, di ba? Yun, yung masasabihan ka ng mali. Okay, so dapat ganun tayo. I mean, ngayon, yung title naman natin ngayon, nabanggit ko na, no? Zealous of good work. So, pagpapatuloy lang natin yon. So, susugan pa natin yon, follow pa natin. So, tayo ay nabanggit po dito sa chapter na to yung mga example na again, hindi sa isa natin last week, na ngayon naman, parang i-wrap up lang natin, tapos ano yung dahilan at ano pa yung dapat mag-encourage sa atin para magpatuloy doon. Amen? So, isa-isa lang ito mabilis kasi wala iba dito. Yung sinabi dyan, dapat pati bibig, yung mga sinasabi mo, maganda. Especially pastor, ibig sabihin, eksakto hanggat maaari. So ako po, isa pa sa status ko ngayon, kaya minsan, hindi naman sa nawala ng galang minsan sa ibang pastor, alam, nakikita nyo naman yan, di ba? Hindi siya nawala ng galang, pero minsan pag parang in a way, nalampasan muna sila eh. Pag yung tinuro siya, magpapasalamat ka na natutunan nila, di ba? Pero pag nakita mo na, hindi na umuusad, parang mag-iisip ka bakit ganun. Diba? Kaya, tapos minsan nakikita mo na rin sa kanila yung pattern na kung ano yung dapat din natin gawin, yun ang ginagawa. So, ba't ganun? Kaya nga yun sa survey na yun, may mga pastor din doon. Siyempre, nag-expect ako na meron silang mapapaliwanag na maayos-ayos na rason. Diba? Bakit sila nag-celebrate or what? Eh, karamihan, wala. Kaya nga lalo akong na-convince, wala, yun na yun. Diba? Nasa Bible yan, sinelebrate yan sa Luke eh. Sinelebrate ba yun? Sinabi lang eh. Sinabi nangyari yung event na yun, di sinabi yung celebrate. So na-miss ba nila yon or what? Wala kasi na tinuturo. Eh sinelebrate yan ng angel eh. Hindi sinelebrate. Well, in a way, sinelebrate kasi yung once event na lang yun. At again ha, maganda na matuwa tayo sa event na pinangalang pangyayon. Of course, given naman na yun eh. Ang sinasabi kasi natin, kung gusto ng Panginoon at inutos, parang resurrection, and then, ano pa yung mga talagang gusto mong i-celebrate ng Panginoon? Alalahanin, pagkamatay, pagkabuhay, kanyang sacrifice, di ba? Kaya tayo may Lord's Supper. Implicit, explicit yung sinabi ng Panginoon, alalahanin nyo to. Pero yung birthday niya, hindi mo sinabi, di ba?
Anyway, nasabi ko lang yung parang dapat sinasabi mo, yung lumalabas sa bibig mo, eh, hindi pastor, hindi mo ako pastor eh. Yun nga eh, yung standard sa pastor, kung maganda, i-adapt mo rin. Okay? Para mataas ang standard mo rin sa buhay Kristiyano mo. Okay, so dapat mo rin sa salita, sound, solid, maayos, hindi yung tatawanan ka or sabihin ka mali. And then, yung mga aged, okay, aged yan ha. So, inisa-isa po dito, men, women, and then the young. Last week yan. So, ito yung mga, sabi natin, details na dapat natin sundin. Na magandang gawain, of course, pag lalaki ka, dapat, di kayo manginginom, o equivalent nun, dapat, lagi kang gising, maayos ang utak, pananampalataya, sa lahat pa ng itong ginagawa, sa charity and patience, okay? Yung mga babae, nagtagal tayo dito, of course, yung mga binanggit dyan, ito yung mga madalas kinakalaglagan na kasalanan ng mga babae. Okay? So, accuser, mga chismosa, ganyan kasi talaga yan eh. So, pagkaingatan nyo yan, yung sabi dyan. And then, turuan nyo yung mga babae, kasi nasusunod sa inyo, kasi kahit ako, may mga tinuturo ko dito, iba na may nakikita sa example sa mga adult ladies, ang hirap. Okay, I love your husband, kasi yung iba, obviously, sarili na lang ang minahal. Then yung anak nyo, huwag nyo, mapabayaan lang. Sabihin nyo, parang bahala ka na dyan. Lumaki ka dyan, pinakain na nga kita eh. Hindi, mahalin nyo yung anak, asawa nyo, anak. Discreet, matalino po yan. Discreet. Chaste, of course. Napaka laging natataon na to, lalo ngayon. So kahit ngayon, kasi nakikita ko, yung mga TikTok nga, dinabanata namin sa mga tanda, ganun din. Mga example, nakikigaya pa. Kasi nga, hindi na sila chaste. Okay? Then keepers at home, tagal tayo dito last time kasi kailangan babae. Pakita nyo example nyo sa mga babaeng bata pa lang. Na mamahal mo yung pamilya mo, inaalagaan mo, and therefore, hindi ikaw yung makikipagkompetensya sa lalaki. Yung tahanan nyo, trabaho mo yan na maging maayos. Hindi lang physical, pati mga anak nga. Saka alagaan mo yung asawa mo. Amen? Yan, obedient to your husband. Let the word of God be them. So, nabablaspim daw ang salita ng Diyos pag hindi ginagawa ng babae yan. The young men likewise exhort to be sober-minded. Of course, di puro kalokohan. Okay, may mga tao, may mga kalalakihan nga, puro kalokohan, puro yabang. Kahit sa churches. Kasi dyan tayo, mga lalaki, dyan tayo prone. Okay, sabi nga nila, nasa dugo daw yan eh. Mayabang talaga. Kontrolin natin, lagay na, i-channel natin sa tamang. Kung gusto mo maging confident, gawin mo yan sa soul winning, sa pag-uturo. Diba? Sa preaching. Diyan mo, lalamya-lamya ka sa, may mga ganun, nakita kong ganun eh. Pagkwentuhan dyan sa, yabang. Pag-preach, di mo makita sa church. O saan mo ginamit yung yabang mo? Sayang naman. Pakinabangan sana. So, in doctrine, showing uncorruptness, gravity, and sincerity. Nakita niyo mga lalaki ito, ha? Young men. So, huwag niyong tanggapin sarili niyo na kayo ay puro kalokohan dahil yung nakikita niyo sa labas. Sound speech that cannot be condemned. Para sa lahat na ito, eh. So, again, yung mga salita natin, walang masasabi sa atin. Pwede ba yun? Practicein mo nga ng maaga, makagawa mo yun. Amen? Yeah, parang mahiya daw yung mga iba. Walang masabi sa yung mali. And then, servants, lahat naman tayo servants, so maging obedient sa mga proper na master natin, boss, ganyan, sa trabaho. Iba sa atin, ang boss natin, mga customer, di ba? Ang ating pamilya, umaasa sa atin, ayusin natin trabaho natin. And then, to medyo, alala niyo yung purloining? Last week, ano yung purloin? Yan ang inaral natin eh. Define pa dito. Ano yung purloining? Parang way ng pagnanakaw. Okay? Yan. So, maging faithful. Fidelity, faithful. Adorn the doctrine of God. So, maganda yung doctrine of God. Napakaganda niyan. Lalo pag sinusunod. Okay? Natapos ko lang si Jeremiah. Ganun talaga. Purong negative eh. Kasi, tigas ng ulo eh. Hanggang maubo sila. So, dito na tayo ngayon, from 11 hanggang matapos po ito. Ito yung dahilan, bibigyan tayo ng dahilan ni Paul dito.
Para hindi tayong, minsan kasi ang attitude natin, parang, ay, sunod na akong sunod. Ano ba dahilan? Bakit sumusunod? At ganun din naman, yung iba, kahit sa trabaho, sumusunod, para lang, hindi mapagalitan. Ang pangit ng ganun, ikaw, pag inuutusan mo, mag-church kayo, parang, every Sunday, ganun na lang. Nakakapundi rin yun. Ngayon, mga bata talaga yan, okay lang. Pero kung matanda ka, tagal mo na sa church, tapos, the same sermon ang kailangan mo sa... Ang hirap naman nun, di ba? Ngayon, bibigyan tayo ngayon ni Paul ang salita ng Diyos, yung ating magandang dahilan. Para pag sinabing zealous, yung sabihin, pag naglilingkod ka na rin lang, ayusin mo na. Amen? Ano ba yung paglilingkod? Isipin natin yan habang inaaral natin to. Soul winning, di ba? Ang hirap nung pipilitin ka pa. Dapat, hindi naman tayo lagi may soul winning, di ba? Every week lang. O yun nga, kung talaga may gagawin ka, di, alam mo na. Magpaliban mo, di ba? Pero yung next schedule, dapat excited ganun doon kasi nagpaliban ka na kasi talagang may, di ba? Hindi yung every week na lang, magpaliban. Ano yun? Hindi na zealous yun. Okay, ano pa? Church, ganun din. Maliligo ka lang, nanginayang ka pa. Magpapa, di ba? Magmi-meet lang tayo. Yung ba, ganun. Parang, sabi nga sa inyo, parang, ang sabi doon, hinahatak mo yung, ano mo, yung paa mo sa church. Ganun kasi yan eh. Pag hindi maayos ang spirito mo, kailangan kang pilitin, kailangan kang dalin, bitbitin ng ibang tao. So, kaya ngayon, makita natin. Ano yung dapat at maganda nating rason? At ang tawag dun sa motivation. So, bakit daw? Yung mga binanggit dito na dapat gawin ng bawat isa, pastor una, mga members, sabi dito, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. So, tinanong natin yan, di ba? Hanggang 13, tama ba? Nabisado natin. So, bakit dapat natin gawin lahat yun? So, dito tayo magtatagal kasi, doctrine to eh. At merong, may mga bagay ditong pwede mong ipagpalit sa hindi dapat. So, ano yung grace? Ang sinabing grace, ay biyaya ng Panginoon. Ang sabihin ng biyaya, ibig sabihin, hindi mo karapat-dapat doon, pero binigay ng Diyos. Pabor po yan, basically, pabor. So, Old Testament, pag sinabing grace, parang pabor lang yan. Kaya sabi doon, I pray thee, if I found grace in your eyes, di ba? In your sight, and before you. Anong sabihin ng found grace? Ibig sabihin, parang nakikiusap ka. Kasi pag, alam mo na, nakikiusap ka, hindi ka naman lagi pagbibigyan. Okay, kaya pag if I found grace in your sight, ibig sabihin na pagbibigyan mo ba ang pabor? Okay? Kaya ang grace, unang-una yan sa kaligtasan. Amen? Kaya nabanggit dito, yung biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan ay naipakita sa lahat ng tao. So lahat ba ng tao naligtas? Hindi, pero ito yung pinakita. Ibig sabihin, nandun yung grace nga eh. Ng Diyos gusto lahat maligtas sana. So again, unang motivation nyo, kasi napakaganda, biyaya ng Diyos, salamat sa Panginoon, gusto tayo lahat maligtas, di ba? Kaya yung again, matatapos yung Jeremiah, talagang ganun eh, kaya Jeremiah, bandang huli, sinabi rin niya doon, biyan din naman kayo gustong patayin lang ng Diyos eh. Yan ang gusto niya sinasabi ng Panginoon sa kanila. Pero talaga, andun yung judgment kasi sa kanila, kung alam niyo yun. Dinurog sila doon eh. Tapos lamentation ng Ezekiel, ganun din. So, durog na durog sila eh. Ang daming matay. Tapos, dinescribe sa lamentation ano yung nangyari sa kanila. Pati yung mga babae nilang, siyempre, dapat, alam mo yung mga babae, di ba? Para pinakikiingatan natin yan eh. Di ba? Hindi yan dahil masaktan, hindi yan marirape. Eh doon, nangyari sa kanila lahat. So, kaya the fact na tayo gustong iligtas ng Diyos at marami naliligtas, dapat motivation natin yun lalo para maglingkod sa Panginoon. Amen? Ano sa mga kumpanya magaling? Ganun yan eh. Minsan kahit nga sabi nila, minsan kahit logi daw. Eh, pero may mga style yan mga yan eh. Pero totoo rin yan eh. Ayaw mo na, walang, kasing kumpanya nagbibigyan ng bonus, di ba? Hanggat maaari, syempre, inaasahan ng mga tao, syempre, pera, sweldo, di ba? So kaya, yun ang trabaho ng mga boss. No? Hanggat maaari, sweldo yan, di yan sa sala. Sa amin, sa Diadem, si Pastor, lagi na sinasabi yun kasi may mga worker na siyempre pinapasweldo.
Ganun yun, hanggat maaari, hindi sasala yun. Kasi, ang hirap nung walang maasahan din, di ba? Though, actually, kung maayos ka likod ng Diyos, dapat nakahanda ka rin dun. Alam nyo ba yun? So, tayo, sa mga nasanay na tayo sa pagkain, di ba? Minsan, wala niya, pero last, ano, nahuli lang. Kasi hindi napagplanuhan eh. Kaya hanggat maaari, andun yung, kumbaga, meron tayong pabor. Amen? Hanggat maaari. Kaya salamat nga sa Panginoon, talagang available yun sa lahat. Again, yung iba, kaya naman talaga nangyayari, nasobrahan naman. Amen? Yung iba, tumanggi, nag-backslide, tapos po, saka ka pinalo ng Diyos, naghahanap ka ng grace. Meron pa rin, di ba? Parang kailan lang yung kailan ako pinitch yung ano, I perish with hunger, di ba? Pinapahinggan ko ulit. Ang hirap ko pala mag-preach ng English. Naintindihan naman. Amen? Di ba? Pwede pa rin naman bumalik kahit backslider eh. Amen. Pero, andun pa rin yung grace, pero minsan mahirap. So, kaya ang sinasabi dito, pwede ba yun? Pwede natin maging motivation ba yun na tayo maglingkod? Naniligtas ka ng Diyos? Amen? Amen. At alam mo yung iba, hindi. Niligtas. Kahit minsan kausapin mo na maayos, iba talaga hindi natin ma-reach. Sabi nga sa'yo, yung Facebook trend ko na may sakit na, parang may cancer na, sinasabihan ko, oh, baka gusto mong share ang kita salita nyo para masigurado yung langit. Eh medyo, ano eh, ang tawag doon sa Katoliko, deboto, sarado eh. Ah sige, wag na, saka na lang. Mamatay ka. Di ba, pag gusto siguro, may mga ganun tao, amen. Kaya ngayon, kung narating kayo, ligtas kayo ngayon, biyaya ng Diyos yun. At maintindihan natin yun, huwag niyong i-downplay. Amen? Amen. Eh minsan ganyan talaga sa church, lalo na pag maaga na ligtas. Parang di na nagpapasalamat. Kaya nga maganda mag-soul winning talaga, doon mo makikita yung katayuan ng ibang tao na kahit anong paliwanag mo, lahat na pinovide mo, minsan ayaw pa rin maligtas. Ay, yung iba, hindi maintindihan. Yung iba naman, may naitanim sa kanilang kasinungaling, hindi nyo maalis. Kaya dapat magaling ka soul winning. Pero kahit yung galing mo na, minsan ang hirap. Amen? Kaya the fact na ikaw iligtas, sana tayo magpasalamat at tayo maging motivation natin para maglingkod sa Diyos. Okay? So ano pa? Ito medyo ano siya dito kasi ang pagiging lingkod ng Diyos, maganda, hindi lang basta-basta maglingkod. Amen? Hindi yung naglingkod, umatin, late naman, natapos na yung service, kunwari, ganun. Kung kaya kalahati na service, di atinan. Diba? Minsan magbabasa, minsan hindi. Mag-pray, minsan hindi. So maganda, kaya ito yung example ng maganda paglingkod. Sabi niya dito, ang tinuturo daw sa atin ng biyaya ng Diyos, ano? So una, kaya maganda maglilingkod ka Diyos, kaya yung example ko last week, no? Ano may example last week? Parang kayo, di ba? Ito na lang, yung sinidisipan mo eh. Yung inyong KJV music, di ba? So, nag-asawa na ba kayo? Hindi naman. Sana hindi pa. Kasi kaya ako hindi nag-asawa. Kaya paano tayo mag-asawa, may mga magandang song kayo na bago. Amen? Para hindi nakasawa. Kaya napakaganda niya. Sana may blessing sa ating guest. Amen? Kasi maganda naman yung choir, pero yan, solid kasi yan. Doon madaling i-perform. Ang gusto ko sabihin ng mga bata, ano yung nakakatuwa kung kumanta ka lang dito, basta lang makakanta, o pag tinitingnan ka namin dyan, nabibless na kami sa inyo. Bukod sa kumakanta ka, kinabisado mo yung salita ng Diyos, alam nyo, kilala kita na maayos kang babae, lalaki. Amen? Ay, itong batang to, nakaka-bless to kasi ito po, yung iba, puro gala, puro short, puro, diba, puro gala, puro mga sarili. Pwede itong kumakantang to, pwede kong pagmalaki. Amen? Amen. Alam nyo, lagi sasabi ni pastor dati yun, ang pinagmamalaki namin mga pastor, kayo. Pag pumunta ako doon, ay mag-fellowship, anong klase ba yung mga member nyo doon? Wala naman ibang pagmamalaki. Amen? Kayo yun, kayong produkto namin. Amen. So kaya maganda, para maayos kayo maglingkod sa Diyos, ano, kaya-aya, yung mga ungodliness, ibig sabihin, kahit minsan, yan nga, sa Pasko na yan, di ba, ang dami kasing ano yan eh, pag inano mo yan, sinakyan mo yan, una,
Christmas lang. Mamaya may Christmas tree ka na rin. Mamaya mayroon ka na rin Christmas program. At pag... Ano na? Mga... Tapos sa iba nun, Christmas tree, ang daming ano ka din sa pagano eh. Dinideny ng iba yan, pero saan mo ba na ko yung Christmas? Saan mo na ko yung December 25? Hindi, huwag mo na pag-usapan yan. Basta gusto ko na celebrate yung... gusto ko na celebrate yung sinabi nga eh, amen? Yung mistletoe, lahat po yun. Yung yule log, yung... Lahat yun sa pagano eh. Pag sinakyan mo una yun, pati sa Easter, pati yung bunny yun, susu... Eh kasi yun ang uso yun, ang nasa, di ba, sa mall, di ba? Eh dapat may mga bagay na i-deny mo, yung sarili mo. Amen. Eh basta pwede naman sa akin to, gusto ko rin to eh, masaya, ganyan. May nagregalo pala sa akin ng wine. Okay, alam mo naman sa ano, kung mayaman yung isang doon, hindi naman sa kumpanya yun eh. Parang isang, alam mo naman, mayamang boss eh. Lahat kami binigyan ng wine. Wow! Sino uminom na wine? Tinignan ko yung presenter at mga 500 din. Eh, kaya inuwi ko kasi baka tinignan ko, baka wala namang alcohol to, pwede ko inumin, di ba? Nag-research ko. Dangmal, hindi ko mano. Di, tinikman ko na rin. Meron talaga eh. Pagtikim kong gano'n, no? Alcohol to. Ayun, tinapang ko na lang. Pero pwede ko yung, kasi binigay na nga sa akin, Lord eh, di ba? Hindi ko naman binili, Lord, di ba? Tikman ko na rin, di ba? Kasi talaga yung utak ko, sabi yung, look not unto the wine when it is red. Eh, red wine pa naman. Ano ba yun? Kalimutan ko, basta yung bote. So, hindi mo pwedeng kahit binigay na sa'yo, amen? Christmas party, pahal sa kumpanya. Di ba? I-deny mo ba yung sarili mo doon? Eh, benefit nyo yun eh. Di ba? Ano pa? Ay, TV pastor eh. May TV ka na rin lang. Di panoorin mo na lahat ang dyan. Ano ba yun? O may program sa barangay, kung ano man yan. Maraming bagay na i-deny mo. As in, deny, actively deny. Ibig sabihin, para sa'yo na. Walang singil, walang... Sa'yo na yan. Pero di-deny mo ba? Depende. Pag nakita mo ungodly, deny mo yan dapat. And then worldly lust, alam nyo na yan. Baka mundo yan. Kahit sa internet, ganyan yan. Kaya yung mga bata, minsan, naiintindihan mo na kung ano pinagagagawa. Kasi walang magawa ang iba eh. Kaya nakaka-bless naman yung iba sa inyo. Hindi kayo nakikiuso doon. Amen? Kasi walang load. Eh pag nagkaroon kayo ng load, paano? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya maganda minsan, ano eh. Sana kahit magkaroon kayo ni Lord, amen? Lagi ko sasabi sa inyo, ako magkano lang yung iFlix, pambira yung HBO. Parang gusto ko na mag-subscribe, 75 pesos na lang a month. Parang gusto nila lahat mag-subscribe, 75! Barya lang yun eh. Pero anong gagawin ko doon? Papanoorin ko doon. Eh mga anak, hindi ko na sila sinanay. Kasi pag nauso, pag na ano mo yan, oh, sarap mo, maunod ako, pelikula, hanggang ano ako, hanggang magpuyat-puyat ako sa pelikula, di ba? Sarap, di ba? Nakamundo yun eh. Kaya kailangan i-deny. Amen? At gagawin nyo yan sa sarili, pipiliin nyo yan. Ano yung kabaliktaran ng worldly lust at saka ungodliness? Pag dininay mo yung worldly lust, ungodliness, ang sabi diyan, we should live soberly. Kaya nabanggit pala yung wine, no? Kasi yun nga, alak-alak ka. Wow, sarap ng buhay. Kala mo lang yun. Pag gising mo, dyan na naman yung problema, di ba? So tayo, kahit di tayong minom, pero minsan nag-engage tayo sa mga kalokohan, di ba? Laro-laro, puro laro. Puro usapang walang kwenta-kwenta. Minsan-minsan okay lang sana yan. Kung talagang ano lang, ako minsan, nag-usap mo isang kalokohan, pero yung mismong kalokohan, minama ko yun. Naintindihan nyo ba yun? Pansinin nyo, mga bata especially. So, pag sinakyan ko yan minsan, ibig sabihin, inaasal ko lang yun. Ibig sabihin, ayoko rin nun. Amen? Kung may pass man ako yun, inaasal ko yun. Huwag nyo nang gaya, eh, pastor, ikaw pala dati, ganyan ka eh. Kaya nga, inaano natin, dinay-dinay na natin eh. Sasakyan mo pa. Righteously! Yung nakabaliktaran ng godliness, righteous. So, godly in this present world. So, maraming bagay, no? So, sabihin,
Dapat di tayo no-call niyan dyan. Yan ang term ko last week, di ba? Call me. So no-call niyan, masanay ka na. Ganun talaga tayo. Amen? Godliness, righteousness. Hindi pakitang tao. Amen? In this present world, ha? Ang sabihin nun, basta saka na pag nasa langit na tayo. Ngayon nga, dapat i-practice. Parang masiyahan ng Diyos sa atin. Pag nasa langit, ito talagang wala nang kasalanan. Pero, ang gusto ng Diyos, ngayon pa lang, mabuhay na tayo ng maayos. Amen? Alam na natin yung talagang walang kasalanan later. Pero, para ma-please nga ang Diyos, at saka yung ibang tao din, para makita yung testimony natin, maayos, gaganahan din sila, ma-encourage sila. Amen? Okay, ano pa? Looking for that blessed hope. Ito yung may doktrina dito, no? Sabi dyan, looking for that blessed hope. Okay, ano sabi yung looking for? Ate, ang tinutinong mo. Isa si Aiden. Kahimik lang, ha? Ano, may sarili kang mundo dyan, eh. Ano yung sabi ng looking for? Hinahanap. Yan yung literal. Pero obviously, ay sabi niya, parang longing for. Gusto mong makita, inihintay mo. Okay? Kasi sabi diyan, blessed. Ano yung blessed hope? Pinagpalang, pag-asa. Ano yun? Sinabi naman diyan, the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sabihin, nasa mundo pa lang tayo, kaya wala tayong gana dapat sa libutan. Bakit? Kasi hinihintay natin yung pagdating ng Panginoon. Yun ang exciting sa atin, hindi yung Christmas, hindi yung pera, hindi yung... Kanina naglalaway ako sa mga kasi pinaano ko nga yung sasakyan. Ang gaganda ng mga sasakyan, ano, arong, wag na ako magpalinis. Arong na, ano, okay, kasi talagang kikintab. Maganda, walang gasgas sa atin, puro gasgas na eh. Pero, hindi yun ang, hindi tayo masyado excited doon, sakto lang, di ba? Hindi tayo dapat ganun ka-excited dyan. Kasi ang excited tayo, hinihintay natin. Okay, kaya yung sakit una yung mga Christmas, yung mga New Year, yung mga reveling ba? Yan tawag ng Bible dyan, reveling. Yung nagsasaya, yes, Christmas na naman! Salamat naman talaga, pero hanggang doon lang yun eh. Hindi yung gagastos ka pa dyan, mayroong mga ganun. Talagang pag-o, saan kayo magpasko? Sa bahay eh, corny. Lang pera eh, kung saan kayo pera. Ganun din naman eh. Amen. Nagawa rin naman natin gala minsan-minsan pag meron talaga. At kasama sa pagiling ko, di ba? Yun. So, ibig sabihin, looking for that blessed hope, inihintay mo. Kasi doon tayo excited. Hindi yung sa sanlibutan ang gusto natin mangyari. Ang inihintay natin, ang nasa isip natin lagi, yung pagdating ni Jesus. Amen. Ano ba meron pagdating ni Jesus? Kasi pag dumating na siya, doon na matutupad yung mga talagang gusto natin mangyari. Wala nang kasalanan, tayo na yung maghahari katulad niya, di katulad ngayon, na para tayong underdog lagi, di ba? Ayun, nakikita ko sa feed ko yung celebration ng mga Katolik, talagang bidang-bida na naman si Pope. Lahat ng anong pinagsasasabi, puro ka plastika naman. Eh, yung problema, ang dami na iniwala, kasi talagang tradisyon eh. At yun nga, kaya nga ayoko sakyan yan. Sila talaga nag-anon yan eh. Nag-set yan eh. December 25. Oh. Pag sila mo, oh, salamat sa Panginoon at birthday daw ni Jesus. Oh, sino nagsabi yung birthday ni Jesus? Wala, hindi Bible. Sino? Catholic Pope. Sila nag-decide yan. Kaya pag naka-excited ka dyan sa December 25, eh, sino sinunod mo? Oh, salamat kay Pope kayo dyan. Kaya hindi tayo dapat doon excited. Eh, regalo! Regalo! Eh, regalo. Eh, minsan wala. Minsan kulang. O ano? Kaya doon ka na lang sa... Eh, napansin mo yung iba sa atin dito. Hindi sa atin, ha. Yung mga active kasi ito, eh. Pero yung mga hindi masyado active dito, napansin nyo ba? Kung saan sila makakuha, doon sila. Hindi magandang attitude, lalo sa church, di ba? Hindi nila sasabihin nyo, pero iba doon, kawawa talaga. Kasi nasanay nilang gano'n. Siguro, mga magulang pala nagsabi, oh, doon naman kayo sa isa. Oh, doon naman kayo sa isa. Diba? Pag sinabi na mamas ko ngayon, parang namamalimos eh. So sana ganito tayo, tayo'y naghahanap, naghihintay at excited sa pagdating ng Panginoon. Ngayon ito yung doktrina dito ang gusto kong
huwag natin lagpasan, okay? Sabi dyan, ano daw yung hinintay natin pagdating ni Jesus? Kasi siya yung Savior, Jesus Christ. Pero sabi dyan, the appearing of the great God. So, Jesus ba ay Diyos o hindi? May malinaw dyan eh. Ang dami pang verse niya na daanan natin sa Timothy, kung saan-saan pa, sa Hebrews. Pero ito pa yung isa maganda. Titus. No? Ang hinihintay natin, hindi yung Diyos Ama na darating, di ba? Siya sa langit lang, siya hindi nagpapakita. Di ba? Ang nagpapakita, even in the Old Testament, si Jesus po yun, pag inaaral mo yan. Kaya ngayon, kung ikaw yung naghihintay, na magpakita ang Diyos, sino yon? Si Jesus. O Diyos si Jesus. Amen? Ganun lang kasimple yun. Hindi ko na masyado kaya ano pa yan. Pero, yung magandang ano rin yung verse yan, kung sakaling may nagdudo, kilala kayong iglesia ni Manalo, napakalinaw yan. Amen? Sabihin mo lang, sino yung hinihintay ng mga Kristiyano dumating? Si Jesus. Okay, tama. Eh sabi dyan, yung appearing eh, mag-a-appear ba yung Diyos Ama? Hindi. O sino yan? Si Jesus. O sabi dyan, great God eh. Hindi lang God ha, great God. So si Jesus ay Diyos at siya'y darating. Amen? Amen. So dapat na lang excited tayo kasi Diyos yun eh. Darating para sa atin. Amen? At paglingkuran natin siya. So di ba tayo matapos yung sabi dyan? So again, another dinidescribe si Jesus, no? At bakit dapat tayo maging motivation natin to para maglingkod? Kasi sabi dyan, ano mang hinasino pa si Jesus? Siya lang naman yung, bigod sa Diyos, tagapagligtas, nagligtas sa'yo, binanggit yung alam na natin lahat, no? Siya yung nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Amen? Amen. Kaya ikaw, sino yung excited kang makita ngayon yung mga bata? Kasi pag dati si tatay, inahantay niyan regalo, di ba? May pasalubong. Bata pa eh. Pero kung naiintindihan mo na kung paano gumagano yan, bakit ka dapat excited kay tatay? Hindi sa regalo ni tatay sana, di ba? Sa kanya mismo, ikaw maging ano, excited. Kasi siya yung nagbibigay ng kung ano man yan. Okay? Satanas, nung alis ka dyan. Amen? Amen? So yun, napakita natin yung excited tayo na maglingkod. Kaya sabi dito, that he might redeem us from all iniquity. Okay, another doctrine, no? So, bukod tayo niligtas sa impyerno, hindi, alam nyo, hindi natapos yun doon. Kaya, balikan na natin yung kanina. Yung grace of God, diba? So, yes, yan ay primarily sa kaligtasan natin kasi binigyan tayo ng biyaya. Sali mo tayo mapunta sa impyerno. Salamat sa Panginoon na extend ng kanyang biyaya tayo sa ating naligtas. Pero hindi lang doon, niligtas tayo sa impyerno. Pero sabi dito, that he might redeem us from all iniquity. So, ngayon ang tanong, saan ba tayo niligtas? Sa kasalanan o sa impyerno? Pareho. Kasi kahit tayo mismo ayaw natin sa kasalanan. Amen? Nakakita ko pa ng minsan, sinusolve nyo, parang ayoko naman talaga di. Talaga naman ayaw natin talaga dyan eh. Amen? Pero iba, hindi pa maligtas doon. Ngayon, tayo, para tayo niligtas sa kasalanan, hindi ibig sabihin wala tayong kasalanan. Ibig sabihin lang, yung kasalanan parang pinipersonify niya, no? Na parang ito'y parang umaalipin sa atin, di ba? Tama yung kasalanan. Yung iba, yung madalas ang example, of course, yung mga mainginom, na parang ayoko, kung ito yung bote, di ba? Parang, di ba? Yung mga ganun eh. Totoo yung kahit sa sigarilyo, kung ano man yan, pinagkakadikan mo, games, di ba? Ayaw mong bitawan. Salamat sa Panginoon, niligtas tayo sa impyerno. And then, lahat ng kasalanan, ito na. Pero naman, saan ka pupunta kung inalis yung ano sa'yo? Yung kasalanan, katamaran, nabastusan, kalokohan, inalis sa'yo. Saan ka pupunta ngayon? Anong papalit doon na maganda? Okay, bukod sa mamaya sa panlilingkod, kabanalan, purify himself. Ito yung dinaan natin last week, di ba? Last Sunday, yung another, yung point doon, naalala nyo, ano yung point dyan? Purify, ganun din, di ba? Bakit tayo yung ano, ano natin? Yung point natin, why and how we are peculiar people. Bakit, why is it okay to? Different kasi, pure kay. Mas maganda yun. Na malinis ka.
At totoong malinis, lalo dito sa church. Hindi yung, nasa Catholic ka. Ibang Catholic ka, ngayon mas tayo yan eh. Yung mga, rinig din ako. Parang dito ka tayo. Oh, sila, ganyan sila. Hindi sila faithful eh. Pero Catholic siya, niligtas. Parang nakikiano na sila. Yung mga, yan. Bayaan natin niya, huwag natin gayahin. So, tama sana kaso, pag hindi ka ligtas, wala. Hindi ka pa rin nakawala dun eh. So tayo sana, kung ligtas ka na, talagang wala ka na dun sa grupo na yun, ha? Unpure ba, di ba? So ngayon, pwede pa rin pwede kang tawag dito, dungisan, pero yun nga, dapat nga, ang gusto ko lang point dito is, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Pag nililis ka, itong mga anak ko, kaya minsan, yung mga batang maliit, diba? Minsan, kit na kit yan. Pero pag nagpupo yan, ayan. Minsan, pawis na pawis. Pero pag nalinis na naman, wow, diba? Sarap i-ano. Yan ang gusto natin. Gusto ng Panginoon, ganun, malinis tayo. Amen? Salamat sa mga nanay. So ngayon, tayo mga adult-adult na rin, young adult, linisin mo na yung sarili mo. Amen? Pero ito kasi sinasabi dito, ang Panginoon na naglinis sa atin. So, yun nga, sa kaligtasan kasi yun eh. So, pero going on in our life, para maging maayos tayong lingkod sa Diyos, ano yan? Alisan na iwanan na natin yung mga kasalanan. Amen? Hanggat maaari, lahat. Para tayo maging peculiar people, alala niyo yung point last Sunday, di ba? Maganda maglingkod pag ikaw ay special, ibig sabihin, inalis mo yung sarili mo doon sa ayaw ng Diyos. Amen? E sabi dito, zealous of good works. Ibig sabihin, ganito. Ito tayo sa ating team ngayon. Nabanggit ko na kanina, no? Ano yung gusto mong maglingkod? Yung mga paglingkod lang, huwag lang masabing di umaten. Ano yung zealous? Ganyan natin. Nakaibago sa iba't eh. Ako, alam ko nasa utak ko pero hindi ko minsan ma-define. Pero, maybe later. Ano ba ito? Zeal. Sa church ko lang din natutunan ito eh. Hindi ko naman ito. Pag nagsabing zeal, mainit, di ba? Sabihin, ganadong-ganado, eager, ardent, interest in pursuing something, fervor. So, gustong-gusto mo talaga, di ba? Ano yung mga gustong-gusto yung bagay? So, isayin ko kayo. Ano na lang? Pumasa. Yung ano, yung mas matindi pa doon. Mga bata muna, anong gustong-gusto mo, Peter? Nakakita ko pa ng batang gustong-gusto ng laruan, di ba? Pag inalis mo sa kanya, iiyak yan. So, isa, nananakot pa yan, buti na lang, bata pa, daling kutosan, di ba? Imagine mo na, si Richie, gusto ng ano, pagkain or what, di ba? Imagine mong malaking mama yan, tapos gustong agawin sa'yo yung, inyong zeal eh, di ba? Kaso sa maling bagay, kasi nga bata pa eh. Pero zeal din yung gustong-gusto mo, di ba? Ardent interest in pursuit, gusto mong makuha at magawa. Di ba? Ngayon, konting laki na naman yung mga bata, yung teenagers, ano nang zealous dyan? Ano, love life, di ba? Hindi again lahat ha, pero iba, salamat yung iba, medyo nahihiya kasi natuluan. Pero iba, pag hindi natuluan yan, ha, talagang gusto mo, ngayon na eh. Eh, Facebook, ayoko lang yan, friend, yung isang Facebook yun, na-share natin yun eh. Ay, itong mga to, napaka-carnal. Isa, parang gusto kong tanongin, ligtas ka ba? Eh, syempre, hindi naman nawawala yung ligtas, di ba? Pero, ang tigas na mukha. Batang-bata pa, babae pa, kung ano-ano pinagpopopos. Parang kulang na lang eh, alam mo na. Naitindihan niyo ba yun? Gustong gusto. Love life, ba't ka nagmamadali? Diba? Again, pupunta ka dun eh. Di yan, dinidin na yan. Masaya talaga yan. Amen? Yan sa mga blessing ng Diyos sa tao. Diba? Pero, yun nga, minsan, lilipas din yan. Tama? Tanongin mo yung mga adult. Actually, huwain mo yung tanong adult eh. Pero maganda yun, tanongin mo yung adult. Minsan, willing naman yung mag-share. Kaya maganda sa church, hindi, kompleto tayo, di ba? Ingat lang kayo, ha?
Pero kahit dito lang tayo sa mga artista na lang. Diba? Naging example niya kasi total, yun naman ang gusto nila, makikita sila eh. Gawin natin sila example, ano yung mga artista. Noong una, masaya, pabida, diba? Bandang huli, nauso ka na doon sa ano eh. Nag-Google Pay yan pa, diba? Ay, lagong example niya si ano eh. Talagang gustong-gusto ko yan. Si Claudine, tsaka si Raymark eh. Talaga, pinahayaan nila yung sarili nila eh. Amen? At marami yan. Actually, kahit search mo yung mga artist na ganyan, bandang huli, giwala yan. Kasi wala sa lugar, wala sa panahon, di tamang tao. At dahil nga, karamihan dyan, diligtas, hindi sumusunod sa Diyos. Ngayon, doon na tayo sa pursuit ng mga mas adult pa. Ano, pera naman yan, pag nakalagpas ka na dyan, may asawa ka na. Diba? Pursuit yung pera, pera. Again, di masama kung sakto lang. Pero iba, maniwala kayo, mandaraya yan, nanloloko, para sa pera. So again, kung yung same zeal na yon gamitin mo na lang sa paglilingkod sa Diyos, di maganda pa. Kahit hindi yan ba tayo? Yung bata na parang, imagine nyo yung bata, gusto maglilingkod sa Diyos lagi sa church, di ba ka na? Sige yan. Yung mga anak natin, no? Ayan. Tay, tay! Kailan ba Sunday? Para marinig ko na yung preaching ni Pastor. Hindi ako mag-iingay. Imagine mo yun na sinasabi ni Richie, tsaka ni... Di ba nang saya? Kalimutan ko pangalan mo, Jared. Imagine mo yon. Amen? Ang tuwan-tuwa ka siguro nun. O sa teens, gano'n naman. Ano, yung love life nyo. Di ang love life mo sa Panginoon, di ba? Kung gano'n ka ka... zealous sa crush mo, di ba? Tatawa kayo. Ano ba yung mga zealous niya sa crush niya? Gusto mong makita, di ba? Kasi naalam mo pa yung mga bagay na tungkol sa kanya, di ba? Naalala ko tuloy yung panahon na, ina-formin ako ngayon, pero dati talagang inaalam mo inaalam mo yung pinakamaliit na bagay about him or her, di ba? Ano man gusto niya, ba't di na lang ganun sa Panginoon? Amen? Ano ba sinabi niya? Paano? Bakit niya gusto yun? Ano yung purposes ng Panginoon? Alamin mo yun. Siya yung love life mo. Obviously, ibang klaseng love yun, di ba? Ano pa? Yung pera naman. Ang adult, ibaling mo sa Panginoon yun. Yung pagnanais mo ng pera para, hindi pa sarili mo. Amen? Kaya iba, yung pangarap ko kahit si Pastor, ganun sinasabi. Pagpalain sana kayo ng Panginoon, pero ang iniisip nyo, hindi pa sarili lang. Kasi, anong gagawin mo dyan? Anong gagawin sa pera mo? Ano nga, bad. Napakayaman mo na. Kaya mong bilhin lahat. No, ibili ka ng ano, ginto, kakainin mo. Hindi naman eh. Nasakyan, ang dami na. Anong gagawin mo daw? Sige nga. Eh, salamat nga, Pastor, sana ganun eh. Nasa Panginoon din ko anong bibigay sa pero sakali nga. Imagine mo na lang. Nakakahiya yung ganun eh. Sa totoo lang, matatawa ka na sa mayaman kung anong pinagagawa sa buhay nila, di ba? Kaya lagi natin minamaki yung mga yan eh. Itong mga billionaire eh, itong sina, yung ibang billionaire, paano rin naman? Sabi, oh, hindi ako bumibili ng mamahaling sasakyan, pero may ibang binibili din na wala rin kwenta. Pag namatay ka rin, si Zuckerberg, na ilang minutes na ba ako? Maaga pa, 10 minutes pa ako, 11 minutes. Si Zuckerberg, pabida rin yan. Nakita nyo naman ako, lagi lang ako naka-t-shirt. Ay, ang galing. Hindi ako bumibili yung kotse niya, ordinary kotse lang. Oh, ang galing. Pero ang daming binili, mga lupa, yung bahay niya, kala mo, ano na. Hindi naman niya kailangan. Imagine nyo na ba? Imagine nyo ngayon, mga bata especially. Mayaman na kayo, anong gagawin nyo? Kung hindi nyo imagine. Imagine nyo lang. Si ano, mayabang si ano. Sino ba? Si Mas. Walang malaking ano yung bahay yun. Wala rin asawa. Kaso fornicator kasi yun. Hindi rin mayabang din talaga. Ano pa? O yun, ipaling natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Tapos hindi ka pa mayabang, iba naman ngayon, pinagyayabang naman. Kunwari, yung pastor iba, mayabang, ano pinagsasabi. Turn off ka agad eh, meron mong ganun. Alam nyo, ito, binigyan ko ng ganyan.
Ano yung zealousness na pwede nyo equivalent doon? Yun nga. Pure ka, hindi ka mayabang din, pero zealous of good. Ano yung good works? Soul winning, okay. Iba naman, naka-soul winning, every week yung pinopost. Okay naman si sana kung ano yung nakaka-bless din eh. Pero iba, talagang parang naniningil na eh. Ito lang, pag laging andon, andon. Iba, nakita ko, basta mga Pilipino, Afrikano yan ang madalas eh. Parang kulang na lang, sabihin nila sa mga Amerikano na, oh, support, parang ganun, konti na lang, ganun eh. Sa totoo lang. Please pray for us, our work here. Eh, misa-misa, may nag-aano pa sa akin. Hindi naman tayo mayaman. Mga Afrikano. Kamusta, brother? Praise the Lord. Ganyan na ganyan mga Afrikano ngayon eh. Please pray for our... Okay, okay, sabi nga ganyan. Pero iba, nag-aano na, please pray for us. Ito yung kailangan namin. Kami din, may kailangan. Yung ano sabihan ng gano'n. Amen? Pero nakakahiya yung gano'n. Amen? So, pwede ba maging zealous ka na gawin mo na lang yung dapat mong gawin at hindi yung pakita. Ganyan kasi pag dyan nababaliktad, alam niyo yung sabi ng Panginoon, di ba? Siya mismo nagsabi noon, no? Nag-pray ka, huwag nang pakita sa iba. Nag-fasting ka, huwag nang pakita sa iba. Naglilingkod ka, huwag ka nang mag-trumpeta. At ito yung ginagawa ko. Amen? Amen. Doon mo yung zealousness mo na itago mo. Yung sabi ng Panginoon eh. Yung ginawa ng kalan ng kamay mo, huwag mo na pakita sa kabilang kamay mo. Nagsabihin nun. Ibig sabihin, isa yun sa mga parte ng ministry mo na dapat mong pakaingatan. Amen? Lagi na sabi sa inyo, minsan nagigiving-giving tayo, pero huwag nyo na lang pakita, i-post. Amen? Amen. Yan ang totoong zealous. Yan ang good works. Ano pa? Ano ba? Ayun. Ano ba? Soul winning. Ha? Invite. Ah, maganda yan. Iba, ganun din. Nag-invite ako ng... Okay naman sana. Huwag mo nang... Pangalandakan. Amen? Hayaan mo ang Panginoon na mag-reward sa'yo. Amen. Yan ang zealous of good works. Amen. Ano pa? Ano, soul winning lang nasa utak kasi talagang walang reward yan eh. Walang reward yan dito. Amen? Kasi walang iba nakakita yan eh. Kahit iba sa atin, kahit mag soul winning ka, kasama ka, minsan yung paano mo ginawa yon. Kasi alam nyo naman yung iba dyan, di mailigtas pag talagang pinasunod mo, lalo bata. O yung iba, medyo mahina ang utak. Sige, sumunod ka lang ha. O sige, okay. Okay na. Naligtas kaya yon. May nang problema. Ano pa? Example lang, zealous of good works. Naglinis, yan ang madalas kasi sa church, ano yung pastor eh. Kasi yung paglinis, parang ano daw yan eh, parang mababang gawain. Diba? Yan ang gusto lahat, sa'yo magtuturo. Ganun yun eh. Nagturo, kasablay naman. Okay yan, kung magturo, yun ang ano mo sa buhay, ministry. Pwede ba, aralin mo naman. Eh, pwede ba yun? Kasi yun ang mahirap dun eh. Doon ang hirap noon, hindi yung sa pag nagsalita ka na, madali na yon. Ang mahirap dyan, yung aral. Kaya sumasablay yung iba, marami, hindi ginawa yung hard work, hindi siya naging zealous sa pag-aaral. Naging zealous sa pagpuklek, kung ano man yun. Pag chinallenge na, ay, mahirap din yun. Pag chinallenge ka na, or binoboldya ka na dahil sa tinuturo mo sinabi ng salita. Yun ang mahirap eh. Eh, huwag natin pa, ano yan, huwag nga, magagalit si Vlad eh. Ba't ayaw mong magalit? Saka isa pa, ano bang pinopromote mong attitude? Ha? Pleasing, ano, pleasing people? Ganun yun eh. Kaya ayaw mo siya magalit, ayaw mo siya magalit, ayaw mo siya magalit. O dapat, walang magalit sa akin kahit isa. Hindi pwede yun. Kaya sabi nga dito, tapusin na natin. These things speak and exhort and rebuke. Ano napasin nyo doon? Ganyan talaga yung mga pastor, dapat eh. Una, nagsalita, huwag mong i-withhold. Pag kailangan mo sabihin, sabihin mo. Amen? Amen. Exhort yan, mahirap din minsan yan. Yung mag-exhort, yung talagang tulad yan, i-encourage mo, mag-soul winning, eh talagang either tamad, takot, kung ano man yan. Kailangan exhort mo yan. Gawin mo yun, hindi madali. Pero meron ding rebuke. Kung kailangan pagalitan. Ganon.
So hindi lang sa pastor yan, again, suportahan natin yung gawain. Amen? Hindi yung, oh, bahala si pastor, ganyan lang talaga yan. Para hindi magalit sa'yo. And then, let no man despise thee. Intindi, di ba? Huwag mo ngayon, sino man, to look down. Pag sinabing despise, look down. Hindi, again, paano mo sabing ganyan? Papagalitan mo yung mga... Hindi, naman yung sabihin lang. Ang hirap nung... Paano mo gagawin, pastor, na papagalitan mo sila, tapos hindi ka nila ilo-look down? Ibig sabihin, hindi magagalit, or hindi ka papayain, or hindi ka... Kasi madalas magkasama yan eh. Pag nirebuke mo sila, pag nasaktan yan, anong gagawin sa'yo yan? Mamahalin ka ba yan? Well, depende nga eh. Halo po kasi yan. Tandaan nyo lagi yan. Pansinin nyo rin. Subukan nyo kasi. Even mga kapatid nyo, kunwari, si dalawa, kunwari. Kunwari lang ha. Kunwari, si Ezi, panailaro. Tapos si Rain ay spiritual. Nasabihin niya kay Ezi. Sinabi na nga, eh, nakita niya, panaylaro. Tapos late, tapos hindi nag-pray, hindi nag-soul winning. Pag sinabi yan ni Rain siya na Ezi na ano, hindi ba sinabi ni Pastor, ganito, ganyan? Magagalit. Diba? Iba, ganun eh. Maraming ganun, papakita talaga sa'yo. Kunin mo naman, KJ ka naman eh. Kastol ka dyan eh. So ngayon, ikaw, para hindi ka kagalitan ng gagawin mo. Mababayaan mo na lang siya, pero hindi raw dapat ganun. Amen? Hayaan mo, talagang i-risk mo yon. At pag ginagawa mo na yan, makaka-relate ka na kay pastor. Amen? Makaka-relate ka. At pag nakaka-relate ka, matututo ka. At ayun, makaka-move on ka rin. At gusto sabihin, yan, yung zealous sa good works. Yung zealousness sa good works, talagang in, ano dyan, kasama yung mapahiya ka. Amen? Kasama yan eh. Napagod ka, at ang malala dito, napagod ka na, hindi ka pa na-appreciate, naasar ka pa, di ba? Nangyari na ba yun? Hindi mo nga malalaman kung hindi mo sinusubukan eh. Subukan mo rin. Eh, pastor, kasi ikaw, sinusunod ka kasi pastor ako, hindi eh. Lahat tayo nag-umpisa dyan. Alam niyo ba yun? Ayan, so kaya, let no man despise you. Sabihin lang, bayaan mo sila! Pag ikaw ay naasar, gawin mo pa rin dapat mong gawin. Amen? So, ang ganda ng Titus, no? So, ano dito? Kaso, ano lang to? 3 chapter. Patapos na tayo. Kaya hindi masyadong kilala Titus ng iba. Ito, napakaganda, di ba? So, para siyang another Timothy, pero may mga bagay na sa Titus lang sinabi. Katulad ng mga last time, faithful word, di ba? Hindi, yung kanina. Blessed hope. Diyan nabanggit yan, eh. Amen? Umaga pa. Pangalas 6. Tapusin na natin. Amen? So, ang prayer natin sa atin lahat dito, ako yun ang panalangin ko sa'yo. Pag nakikita ko pa lang sa'yo, kayo, pinahanda ko yung mga sermon. Lahat kaya, tinitingnan ko yung future nyo sana si mga spiritual kayo. Amen? Amen? Talagang, kasi nakita ko rin sa ibang tao yun eh. At sa akin din, in a way. Amen? Sana, ganun din kayo nung maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi issue sa inyo yung pera, hindi issue sa inyo yung mapagod, hindi issue sa inyo yung mapahiya, hindi issue sa inyo yung mapagod. Masabi ko na pala yung mapagod, no? Ano kang gusto? Magsawa, di ba? Pag nagsasawa ka na, para pag soul winning tayo ba? Eh, ano lang yan. Alam ko na-expect dyan, eh. Hindi na-excited. Ang hirap encourage ng mga ganon. Anong gagawin ko? Di ba? Pero nai-realize ko rin, ganun talaga, mga bata ito, yung iba dito ay batang Kristiyano. Ganun talaga. So, hanap ako ibang paraan, ibang salita, ano ba, ibang gimmick. Diba? Sabi nga siya, gusto mo siya tumambling dito eh. Mag-soul winning ba kayo lahat pag tumambling ako? Marami sa YouTube, no, wag na ako. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Paganda po ng instruction nyo. Mga salamat po na preserve nyo yung mga salita, mga instruction kay Titus, Panginoon, na napaganda din, Panginoon, na pagka kapulutan namin ng the same aral, Panginoon, kung paano siya ay nag-exhort, maglingkod sa inyo, hindi lang siya, yung mga members doon, mga bagong Kristiyano, mga luma, matanda, bata, Panginoon, I pray na kayo po ay
Bigay sa amin ng biyaya, Panginoon, at napakarami yung biyaya na binigay sa kaligtasan at sa paglilingkod. Nawa, appreciate namin to Lord. Maging zealous kami, Panginoon, talagang lingkod sa lingkod. Sold out, Panginoon, sa inyo, sa inyong gawain sana. Nawa, Panginoon, ma-imagine, hindi lang imagine, Panginoon, but in a way, yung iba, of course, nag-umpisa. Nawa, makita namin aming sarili na kung ano man yung balakid, Panginoon, para maglingkod at maglingkod na maayos. Ito po yung maalis namin, unti-unti. Totally, hanggat maaari, Panginoon, dahil may dating pang iba dyan, marami pa, abang sila yung nag-progress, Panginoon, sa buhay, nagkakaedad, Panginoon, dahil yung pagsubok na darating. So, nawa, ma-overcome, dapat ma-overcome at the moment, and then later, ianda pang ang sarili sa mga upcoming hadlang pa sa amin. But di kami mahadlang ang Panginoon, kami maging zealous, Panginoon, mainit lagi sa paglilingkod, excited, at laging paraan. Walang excuse, Panginoon, sa inyong paglilingkod. So, ilang po, Lord, again, kayo manulati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.